dense cap. Ano yung dense cap? Ito ay isang succulent. Ayan. Ang ganda, no? Ang lush. Mag-o 1 month na sa akin yan. 6 days na lang, 1 month na. So, nung binili ko to, ano lang, maliit lang yan. Tingnan nyo, halos kalhati na ang kinapal niya. So, paano ba mag-alaga ng dance cap? Well, ang ginawa ko lang, tinry ko siya, ha? Tinry ko lang siya na maging rain or shine. So, kasi yung mga succulents ko dati, hindi ko pinapaulanan talaga. So, nung tinry ko na, dahil matagal-tagal na sila sa akin, sabi ko, paulan ako kaya yung mga succulents ko. Kung mamatay, bibili na lang uli ako ng bago, at least na-try ko. So, nung pinaulanan ko sila, lalo silang gumanda. So, isa ito sa pinaulanan ko. Kasi ang unang-unang pinaulanan ko na succulent ay ang Aptinia or Baby Sunrose. So, yung Baby Sunrose ko, rain or shine, okay naman siya. Ang ganda-ganda niya. Sabi ko, why not itry ko sa aking ibang succulents? So, ito nga. Ito, tinry ko to. Direct talaga to. Full sun at saka sa rain siya. Kaya pagka sobrang lakas ng ulan, tinatabi ko siya, pero naulanan pa rin siya, pero itinatabi ko siya, kumbaga naaanggihan na lang siya. Kasi baka naman sobrang magkaroon ng damage, kung kailang ang ganda-ganda na. So kapag ang ulan, hindi naman sobrang lakas, ulan talaga hindi yung ambon. Yung ambon, okay lang din. Tapos yung ulan talaga na ulan, yung pinapaulanan ko siya, wag lang yung talagang parang galit na galit na yung ulan. So, ganito yung nangyari sa kanya. Hindi siya nagiging leggy. Yan. Siksik na siksik siya, oh. Nakita nyo yan. Iikot ko. Ayan. O, diba? Siksik na siksik siya. Nung binili ko to, marami siyang parang bulok-bulok dito sa dahon. Hindi ko alam kung meron pa akong picture nun. Kung meron akong picture nun, ilalagay ko dito sa dito sa itaas. Yung dahon nun dito, ang daming parang mga bulok-bulok yung dried leaves. So, tinanggal ko yun. Nung tinanggal ko, naku, hala, ang pangit. Para ka kung kasi, mushy yung leaves niya. Tapos, yung mga yung iba dried. So, chinani ko siya. Gumamit ako ng tweezer. Tapos, tinanggal ko yung mga dahon. Nung tinanggal ko yung mga dahon, parang pumangit yung itsura niya. Parang sobrang luwag na niya. Tapos, wala talagang sobrang pangit niya. Sabi ko, paulanan ko kaya to. Sabi ko, tingnan ko na lang. Kasi, order na lang uli ako. Kasi, in-order ko lang online yung aking succulent. Pero, hindi ko sila in-order from Benguet. In-order ko lang dito lang kay Planchito. So, ganun nga ang nangyari. Di pinaulanan ko, tinignan ko. Nung pinaulanan ko, kinabukasan, pagtingin ko, parang kumapal siya agad. Sabi ko, uy, ang ganda, gumanda. Akala ko mag-root rot or stem rot. Ay, gako gumanda. Sabi ko, hindi ko nakakotatanggalin dito. Tapos, finulsan ko siya. Maghapon niya naka-fullsan. So, na-finulsan ko siya, hindi siya naging leggy, lalo siya gumanda, lalo siyang kumupal. So, ibig sabihin, ito palang succulent na, the dance cup, kailangan full sun. Full sun siya. Tapos, rain or shine. Take note, ha, kabago-bagong bili ko lang nito. Siguro, pinatagal ko lang ng 2 days sa akin bago ko niripat. Hindi siya uprooted, bali meron siyang compost kasi yun yung mainam doon. So, ang ginawa ko, hindi ko tinanggal yung lupa, hindi ko tinanggal yung compost, tapos nagdagdag lang ako ng lupa. Nilagay ko dito sa paso, tapos nagdagdag lang ako sa gilid ng mga lupa. Ano ba yung lupa na ginamit ko? Dahil itong nung nakuha ko ay merong mga compost. So, halos ganun din yung nilagay ko na lupa. Yung lupa ko, yung DIY na succulent soil mix ko. Meron yung vermicast, meron yung garden soil, yung loam soil. Meron siyang nilalagyan ko ng ng coco peat, carbonized rice hull, pumice, at meron pa siyang konting perlite kasi meron pa ako natirang perlite na
hinahalo-halo ko kasi pinaghahalo-halo ko yung mga ibang lupa ko. Tapos, yun na. So, yun yung laman nitong, ano na to, nitong lupa nito. Tapos, ang ginagamit ko kasi, pagka naglalagay ako ng pamis, mga 50% lang, dati 70% ang ginagamit ko ngayon. 50% lang, tapos, the rest, yun yung mga ibang mga, kung ano-ano mga kaik-ikan na nilalagay dito. So, ayan. Ang cute, ano? Hindi siya leggy. Kasi itong nakikita nyo na ano, na ano na yan, itong humahaba niya, nagkakaroon siya talaga na parang string. Yan. Yan yung mag-uugat din yan pagka pumunta sa lupa. Magkakaroon din siya ng ugat. So, ganun yung tinry ko. Meron kasi isang ganito pa. Naginupit ko siya nung medyo malaki-laki na. Tapos nilipat ko lang dun sa isang pot. Tinatry ko naman kung ano mangyayari. So, in-experiment ko. Yun, ganun na. Ang ganda niya. So, kung gusto nyo mag-alaga ng dance cup, sige, bili kayo. Madali lang siyang alagaan. For beginners din. Yan. Yun lang ang masasabi ko. Wala na. At itong pusa ko, gusto talaga dito habang nag-video ako. So, if you like my video, please hit like. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you and see you again next time. Bye!